Good afternoon sa ating lahat. So welcome back sa channel natin. Doon sa mga hindi pa nakasubscribe sa channel natin, click nyo na lang yung subscribe button para updated kayo sa lahat ng videos na gagawin natin. So for today's video, i-share ko lang din sa inyo itong video na to. Kasi summer na ngayon guys, sobrang init ng panahon. Doon sa mga naka-outdoor setup, ito. Yan, ganito ginawa natin. Sa mga naka-outdoor setup dyan, kung gusto nyo gayahin, naglagay na lang ako ng maraming asola dito. Ayan, nakakatulong rin kasi siya sa pinakang shade nung crayfish natin. Kasi outdoor setup, wala tayong bubong dito. Ayan. Kasi, alam nyo naman kung gaano kainit yung panahon ngayon. So, kawawa yung mga crayfish natin kapag pinabayaan natin sila. Baka maluto yan. Magtingin nyo dyan, kulay orange na yan. Kakainin nyo na lang. Tapos alas 5 na kasi ng hapon ngayon. Mag-alas 6 na rin. Padilim na. Naglagay na ako ng pagkain nila. Sa ngayon, yan na muna yung diet nila. Nagbigay ako ng PO2. PO2 yung pinapakain ko na yan. At same time, yung mga isda natin, natutuwa na rin sila, kumakain na rin niya sila. Kung napapansin nyo, ito yung pinalumot natin na aquarium. Medyo green na siya. Tapos dito sa side, kung makikita nyo, ayan, ang kapal na ng ano niya. Ang kapal na ng lumot niya dito sa gilid. Ayan. Doon sa mga nag-outdoor setup dyan, ayan, kung wala kayong bubong o talagang nakatutok sa araw yung mga setup nyo, maglagay kayo ng asola guys, ganito. Mura lang naman yan. Actually, hindi ko nga na ilagay na lahat yan kasi na-cover niya na lahat eh. Ito, nagpakain ako kasi dito. Kaya ito nagkaroon ng open dito. Kaya may open tayo dito kasi nagpakain tayo ng crayfish natin. So mamaya, maubos na nila yan. Magdamag. Yung ganyan kadami, ubos nila magdamag. Ito yung mga ibang asola natin na natira dito. Yan. So, hindi natin nilagay lahat kasi mako-cover niya yung buong tank natin. Well, actually, good thing din naman yun na nakover niya para hindi mainit. So, na poproteksyonan yung mga crayfish natin. Ayan. Ayan guys, kita nyo. Walang kiti-kiti yung aquarium natin dahil yan sa mga guppy na nilagay natin. At itong ibang isda, hindi to guppy. Hindi ko alam kung anong tawag dyan. Sa river lang natin nakuha yan eh. Sa mga irrigation lang ganun. Hindi naman siya talaga guppy. Ewan ko kung lahi niya pero ang bilis niyan dumami. Itong mga guppy natin, yan, wala pang mga kulay yan dati. Ngayon may mga kulay na rin. So yun guys. Share ko lang to for today's video para makakita nyo lang yung setup natin. Kasi summer ngayon, sobrang init. Nag-aalala rin ako sa mga alaga natin, sa ibang mga alaga natin. Ngayon ko na lang din na-video itong setup na to kasi busy tayo mga nakarang araw eh. Ayan, tapos may share din pala ako sa inyo. Meron tayong satisfied customer na bumili ng crayfish natin na inalok tayo kung gusto nating magtayo ng pond dito sa Manila. Actually, yung napili niyang location sa Cavite, nag-usap na rin naman kami. At yun, napagplanuhan nga na magtayo ng pond dito along Cavite area. So, pag naumpisa na yun guys, ituturo ko kayo doon para makita niyo rin yung setup na ginawa natin sa Cavite. So, paglalagay natin ng mga crayfish, so, medyo marami tayong ilalagay doon. Kaya yung setup natin medyo malaki. So, ito papasilip ko sa inyo ng konti yung lote na napili nung isang customer natin para paglagay natin ng mga crayfish natin. So, ito guys, panoorin nyo. So ito 'yun. Hanggang dun lang tayo, 'di ba? Nagsukat.
Hanggang saan yung sinukatan natin dyan? Naglagay ka ng marka dyan, di ba? Hindi, hindi dyan. Sa unang marka yan, yung pangalawa. Sa kaliwa mo, diretso ka pa. May duit dyan, 720. Oh, 720. Yan. Ayan. Nilang pagkakas ng 1 meter para... Ah, oo. Kilosan sila. Kaya nga, yun yung ano ko na rin. Kasi wala pang tanim dito nung nakaraan eh. Ito. Tapos, so, ito. Wala na dito eh. Ito yung guhit ng 720. Hanggang dyan. Okay na yan. Yan yung sa kalahati, 360. Hanggang dito lang naman tayo maglalagay. Kasi so, ginawang taniman na ito ng okra ni sir eh. Okra sa kasili. Talong. Talong. Lahat na yata. Gustong, it, ano ni sir eh? Gustong salad. May kalamansi. Okay na. So nakita nyo kung gaano kalaki yung lote na nandoon sa likod nung building na yon. So papasok pa lang, nakita nyo kung gaano kalawak hanggang doon sa likod. Yung sukat na binigay sa atin doon, yung space para paglagay ng crayfish natin at paglagay ng mga fund, napakalaki. So i-start na yung construction yan by Sunday. So hopefully matapos siya within 15 days. Tapos yun, i-update ko na lang kayo. Yun guys, hanggang dito na lang. Maraming salamat.